So, magandang araw nga po pala mga katambayers. Ako nga po pala si Pinoy Heavy Truck Official. Isang small YouTuber at isang small vlogger dito sa South America. Ay, South America. Dito sa South Korea. Sa iyong kailalimang kaibuturang bahagi ng iyong ulok. Yo, what's up mga katambayers? Magandang good morning! Panibagong buhay, panibagong vlog naman tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa buhay ng may buhay. May buhay ng mga buhay. Tama ba yun? Ang ganda ng baso ko na nakita ko lang sa basurahan. Ang sarap ng Nescafe ko. Parang coffee milk. May coffee milk na mga katambayers. Ngayon naman ito. So, magandang araw nga po pala mga katambayers. Ako nga po pala si Pinoy Heavy Truck Official. Isang small YouTuber at isang small vlogger dito sa South America, ay South America, dito sa South Korea, ay South Korea, sa Middle East lang mga katambayers. Isa po akong trailer truck driver. Kung gusto nyo mapapanood ang aking walang kwintang mga video, mag-subscribe na kayo at pindutin ang hit notification bell para updated kayo sa walang kwintang mga video. Ayun na nga mga katambayers, magkapi-kapi lang tayo ngayon. So ngayon, isi-share ko lang sa inyo. Ako kasi masyado akong kumpiyansa sa sarili ko eh. Kasi mga katambayers, yung mga nakaraang araw, napapanot-panot na ako. Napapanot-panot na ako. Sobrang init. Nung nakaraang araw mga katambayers, kahapon lang, nakaraang araw na yon kasi nakalipas na ng isang araw eh. Diba? Na sobrang kumpiyansa ko. Siyempre, ako yung unang nakargahan dito eh. Tapos ngayon, ang ginawa ko, nagpapatama ako. Akala ko kasi hindi ako maabutan ng mga kasamahan kong driver. So ngayon, ang nangyayari, ayan, isa, dalawa, ayan na, pangatlo na ako mga katambayers. Nahuli pala ako pagbalik. Ako nila dumaan sa tinulugan ko nung nakaraang gabi. Hindi man lang nagpasabi na dadaan na pala sila. Yun ang nangyayari mga katambayers. Ayan, nahuli na ako, pangatlo na ako ngayon. So, ang sa akin lang, makargahan tayo ngayon. So pag nakargahan tayo ngayon, pang pitong biyahe natin, isang biyahe na lang, makaisang libo na ako. Anong pizza pa lang? Anong pizza pa ba ngayon? Ados! October 2, 2021. Isang biyahe na lang mga katambayers, makaisang libo na ako. Anong pizza pa? Ados pa lang. Okay? Pag-uusapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng kaunting suporta mga katambayers, i-subscribe mo na yan. Pag hindi ka mag-subscribe, magiging kamukha ko ang anak mo. Kaya mag-subscribe ka na. Kaya mag-subscribe ka na. Ano pang inaantay mo? So ganito kasi mga katambayers, anong pizza pa lang ngayon? Ados. Nakapitong biyahe na ako. Bukas at tres na. Ito. Madisarga ko bukas. Kung wala sasabong na gulong sa amin pag biyahe natin mamaya. So isishare ko lang sa inyo mga katambayers. Ados pa lang. Nakapangpitong biyahe ko na. Ilagay na lang natin 1,000. Ang cut-off namin mga katambayers ay 25. So it means meron ka pang 23 days para bumiyahe ng bumiyahe at magkakaroon ng counting income. Sa 23 days siguro mga katambayers, makabiyahe siguro ako ng mga, ilagay na lang natin, mga 12. Hindi ako sure. Kasi hindi natin alam kung ano mayayari bukas, susunod na araw, susunod na linggo. Yun lang ang ating mga plano. Kasi hindi tayo ang may hawak ng panahon mga katambayers. Ang Panginoon lang ang nakakalam kung kailan tayo bebiyahin ng marami. Pero yun mga katambayers, kaya huwag tayong basta umasa ganito, bukas ganito ang gagawin ko, bukas ganito bebiyahin ako ng marami, susunod na linggo huwag. Kasi ang nakakaalam kung ano mangyayari bukas ang Panginoong Diyos lang. Sorry mga katambayers, naputol yung kwentuhan natin, dumaan yung hayop eh. ayun na nga mga katambayers, no? Doon na tayo sa about sa mga advance mag-isip. So, ang plano. Kailangan pag nagplano ka, huwag mong masyadong asahan. Huwag kang umasa sa plano mga katambayers. Kasi pag nagplano ka, oops, scientist ako. Oo nga, scientist ka. Kahit scientist ka pa mga katambayers, magplano ka, pag hindi ibigay sa iyo ng Panginoon, hindi mangyayari. Bakit? Isang tips lang ha. Halimbawa, nagplano ka na ganito. Pero, halimbawa, nagplano ka na bibili ka ng spaceship. So ngayon, yung spaceship na yon, hindi mo alam
kung kondisyon ba o hindi. Oh, siyempre, nakikinig ang Panginoon at nakikita ka ng Panginoon. Siyempre ngayon, ang Panginoon, siyempre anak tayo ng Panginoon eh. Ang Panginoon, hindi niya ibibigay sa iyo yun. Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit kayang-kaya mo pa bumili. Bakit? Kasi nga, alam ng Panginoon na hindi kondisyon yung spaceship na yun. Pag sumakay ka nun, pag sumabog yun sa kalawakan, ang mangyayari, madidido ka. Kaya, ang Panginoon, yun yung nakakaalam sa mga mangyayari sa susunod na henerasyon. Wala nang iba. Halimbawa, kagaya niyan, bata, may anak ka, tapos yung anak mo, mga 1 years old, 2 years old, tapos ngayon, kukuha ng kutsilyo, paglalaruan. Siyempre, anak mo yun. Alam mo kung anong mangyayari sa anak mo pag kumawak ng kutsilyo, maliit pa. Siyempre, masusugatan, hindi mo ibigay, kahit maglumpasay pa yan sa iyak. Kagaya din ang Panginoon yan sa atin mga katambayers. Tapin mo na tayo. Ganon din ang Panginoon sa atin. Anak tayo ng Panginoon mga katambayers. Hindi papayag ang Panginoon na may mangyayari sa atin. Walang ama na may mangyaring masama sa kanilang mga anak. Ganon magmahal ang Panginoon sa atin. Pero yung mga ibang mga tao, yung mga pulasto dyan, hindi naman ako nagmamagaling, nagkakaroon din ako ng kasalanan. Pero, kapi na lang tayo. Sa sobrang kabaitan ng Panginoon, sobrang kabaitan ng Panginoon, mga katambayers, yung ibang mga tao, gumagawa na ng kasamaan. Ganun yung mga diskarte ngayon ng ibang tao. Hindi naman nila lahat. Meron pa rin mga tao na mabait at naglilingkod sa Panginoon. Kagaya nung bata pa ako. Alam mo ba mga katambayas, nung bata pa ako, nag-rosary ako. Nagdadala ako ng rosary. Bata pa ako. Pero nung malaki na ako, na parang napag-iwanan ko na yung ganung mga bagay. Pero yung pagdadasal sa mahal na Panginoon mga katambayas, hindi ko nakakalimutan. Bago ako bumiyahe, naalala ko yung Panginoon. Bago ako matulog pang mga katambayers, nagdadasal ako sa Panginoon. Yun yung pinaka-importante. Magdadasal ka. Tapos, kinabukasan, pagising mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Bakit tayo kailangan magpasalamat sa Panginoon? Kasi mga katambayers, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Pagising na pagising mo, uy, panibagong buhay naman to. Binigay sa akin ng Panginoon. Bakit? Siyempre, natutulog ka. Hindi mo alam. Akyatin ka dyan sa loob ng sasakyan. Ayan. Saksakin ka. O, mabagsakan ka ng kahit ano-ano dyan. Masunog yung sasakyan mo. Diba? Hindi tulog ka, patay ka. Eh ngayon, magpapasalamat ka sa Panginoon pagising mo. Siyempre, mag-isip ko ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa panibagong buhay na binigay mo sa akin. Ganun lang. Napakasimple lang. Mararamdaman mo yun na parang hihipuin ng Panginoong Diyos. Sabihin ng Panginoon na hindi ako nakalimutan nito. Araw-araw ito na nagdadasal sa akin. Ganun. Na simple ra kayo mga katambayers. Masaya man yun. Simple ra kayo. Tapin muna tayo. Yung iba, umangat lang sa buhay. Hindi ako sure ha. Ito lang yung mga psycho-psycho lang. Mga psychologist ba? Ano ba yung tama yan? Nakaangat lang sa buhay. Medyo nakakalimutan na yung Panginoon. Busy na sa business. Baka nakalimutan nila mga katambayers. Ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa'yo sa pwesto na yan na umahon ka dahil sa pagsisikap mo. Pagsisikap ka na makaahon ka sa kahirapan. Kaya kahit anong mangyari, pag ikaw ay umangat, huwag na huwag mong kalimutan ang Panginoon. Isang pitik lang sa Panginoong babagsak kahit kaano ka kayaman. Kahit ikaw pang nagmay-ari ng disyerto na yan. Ayan, yung mga disyerto na yan. Kahit ikaw pang nagmay-ari. Pag sinabi ng Panginoon na isang pitik ka lang, babagsak, babalik ka talaga sa kahirapan kahit kaano ka pang kayaman. Uy, ala, nalabay. Gagi. Nalabay yung kutsara ko. So, tapos na tayo magkape mga tambayers. Maghugas muna tayo. Hugas tayo ng baso. Ang sarap pakinggan mga tambayers sa salita ng Panginoon. Kahit hindi man tayo makaatin ng mga Bible study, basta magdasal lang tayo palagi. Ito lang ha. Hugas lang. Hugas.
na. Nakapagkape na tayo ng ano, gold na coffee. Tapos may coffee meat. So, meat gold yun. Meat gold. Gold meat. Coffee meat at saka gold na coffee. Meat gold. So, minsan kasi ang buhay natin mga katambayers, hindi natin alam eh. Kasi ang buhay natin parang ganyan lang, gulong. Ganyan yung buhay natin. Babaw, ganun lang. Yung mararamdaman natin na parang medyo bumabagsak na tayo, nanghina na tayo ng loob, friends, kahirapan. Mahirap din naman ako eh. Nagtatrabaho lang ako para sa pamilya ko, para sa aking mga anak, para mabigyan ko sila ng hindi naman magandang kinabukasan, no? Kasi malayo pa tayo eh. Kasi yung panganay ko 10 taon pa lang. Matanda na kasi ako nag-asawa mga katambayers. 24, 25 ba? Mga ganun. Ganun na ako nag-asawa, matanda na. Kaya yung panganay ko ay 10 pa lang. Ano na ako ngayon eh? 34 na ako ngayon mga katambayers eh. 1987 ako eh. Matured lang ako tingnan kasi nga ano ako, batak ako sa trabaho nung araw. Biro mo mga katambayers, ano lang? 12 pa lang ako, nagtatrabaho na ako, nagtitinda na ako ng dirty ice cream. Isishare ko lang sa inyo to. Isishare ko lang sa inyo to mga katambayers. 12 years old pa lang ako noon, nagtitinda na ako ng dirty ice cream. Yung tinutulak-tulak, patingting-patingting. Hindi kasi ako nakapagtapos ng elementary mga katambayers eh. Maraming nagtataka, bakit ka nakapag-upload na hindi ka naman nakapagtapos. Hindi na, yung iba, naghahanap ng degree, college degree, mga ganun, nung certification sa pag-aaral. Pero pag tanungin mo ako ano bang kaya mong maibigay sa isang company ko pag ikaw ay i-hire ko, hindi naman yung trabaho namin mga katambayers, hindi naman English ang labanan dyan eh. Ang labanan sa mga ganyan mga driver, pasipagan sa biyahe para magkakaroon yung company ng income. Hindi naman pwede salita ka sayang nga kami minsan eh, hindi naman kami nag-English eh. Pag magharap pa lang ng mga ibang lahi, kailangan mo magsalita ng English. Siyempre, meron tayong kunting mga English na pinatago sa wallet eh. No? May pinagalitan nga ako ng manager namin, itinawanan ko lang, bad trip siya, pinalayas nga ako. Eh, pang English ka eh, maintindihan natin kahit kaunti. So, hanggang dito na lang mga katambayers, ito, pinto muna tayo ngayon. So, Bisaya nga pala ako. Ako nga pala si Santiago Felidisma Jr., pinanganak ng aking nanay noong August 28, 1987. So, ang edad ko ngayon, mga katambayers, 34 na ako. Edad, pero 34 pa. So, hanggang dito na lang muna. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa aking walang kwintang mga video. Ang hindi magsasubscribe, magiging kamukha ko ang anak ninyo. Bye-bye!